na ba kayong matutong muli? Kung oo, tara na! Mag-aral tayo ng sama-sama. Ako nga pala si Teacher Irene O. Pantalyon, ang inyong magiging guro sa ESP. Pasasalamat sa mga kakayahan, talinong bigay ng Panginoon. Bago po tayo dumako sa ating aralin, sandali po mga tayong manalangin. Panalangin. Panginoon naming Diyos, patnubayan mo po kami sa araw na ito. Patuloy mo po kaming gabayan upang lahat namin tungkulin ay magampanan. Tulungan mo po kami sa mga pasya na aming ginagawa. Pagpalain mo ang aming mga guro na sa amin ay matiyagang nagtutulong. Pagpalain mo rin ang aming mga magulang sa patuloy na pagsuporta sa amin. Sinasamo sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Alam ko, excited na kayo sa ating bagong aralin. Pero bago yan, balikan muna natin ang ating mga natutuhan sa nakaraang aralin. Natatandaan niyo pa ba ito? Subukan nga natin. Ipakita ang heart sign kapag ito ay nagpapakita ng pasasalamat sa mga biyaya na bigay ng Diyos. At finger cross naman kung hindi. Anong ay pinakikita sa larawan? Magaling! Ito ay heart sign! Anong ay pinakikita sa larawan? Mahusay! Ito ay finger cross! Anong ay pinakikita sa larawan? Mahusay! Ito ay heart sign! At panghuli? Magaling! Ito ay heart sign! Ngayon naman ay mayroon akong inihandang laro para sa inyo. Ang gagawin nyo lang ay tutukuyin o huhulaan ninyo ang mga nasa puzzle. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Sino kaya ang ipinapakita? May naiisip na ba kayo? Kilala nyo ba siya? Tama! Siya si Manny Pacman Pacquiao. Si Manny Pacman Pacquiao, siya ay kilala sa malarangan ng boxing at tinaguri ang pambansang kamao ng Pilipinas dahil sa likas nitong galing sa pagbaboxing. Sino kaya ang ipinapakita sa puzzle? Kilala nyo ba siya? Sino kaya siya? Tama! Siya ay si Hidelyn Diaz. Si Hidelyn Diaz ay kilala sa kanyang talento bilang isang weightlifter. At siya ang kauna-unang babae na atleta na nanalo ng gintong medalya sa ginanap na 2020 Summer Olympics. Sino kaya ang ipinapakita sa puzzle?
Kilala niyo ba siya? Sino kaya siya? Magaling! Siya ay walang iba kundi si Miss Lea Salonga. Si Lea Salonga ay kilala sa kanyang talento bilang isang magaling na mga awit at aktres na gumaganap sa mga musical theater. Sino kaya ang ipinapakita sa puzzle? May naiisip na ba kayo? Sino kaya siya? Mahusay, siya ay si Angel Locsin. Si Angel Locsin ay kilala bilang isang magaling na aktres. Ang kanyang talento sa pag-arte at pagganap sa iba't ibang karakter kagaya ng Darna. Sino kaya ang ipinapakita sa puzzle? Kilala niyo ba siya? Sino kaya siya? Tama! Siya ay si Catriona Gray. Si Catriona Gray ay isang beauty queen at ipinamalas niya ang kanyang talento sa pagsali sa paligsahan kung saan siya ay itinanghal na Miss Universe 2018. Sige mga bata, sabay-sabay natin silang tukuyin. Manny Pacquiao, Hidelyn Diaz, Catriona Gray, Lea Salonga, at si Miss Angel Locsin. Mula sa aking mga ipinakitang larawan, ano ang nabuo sa inyong kaisipan? Sa tingin ninyo mga bata, lahat ba sila ay nagpakita ng kani-kanilang kakayahan? Tama! Lahat sila ay mayroong kanya-kanyang kakayahan at talento na ipinakita sa kanilang kapwa. Ang lahat ng mga larawan na ipinakita sa puzzle ay may kinalaman sa ating bagong aralin ngayon. Pasasalamat sa mga kakayahan, talinong bigay ng Panginoon. Ngayon ay meron akong inihandang maikling kwento para sa inyo. Ngunit bago ang lahat, ano muna ang mga pamantayan natin habang tayo'y nakikinig ng kwento? Mga pamantayan sa pakikinig ng kwento. Maupo ng maayos. Makinig ng tahimik. Tuon ang mga mata at tai niya habang nanunood. Susundin ko ang mga patakaran ng may respect. Isa puso ang mga aral na matututuhan sa kwento. Handa na bang makinig? Ang aking kakayahan. Si Angel ay 7 taong gulang. Siya ay nasa 2nd maitang. At bagong lipat sa paaralang elementarya ng Kriteryo San Jose. Mahusay gumuhit si Angel. Siya ay palaging kalahok sa paligsahan sa pagguhit sa kanyang dating paaralan. Minsan ay tinanong siya ng kanyang guro kung nais niyang lumahok sa gaganaping poster making contest. Tinanggap niya ito at hindi nahihiyang ipakita ang kanyang talento.
sino ang batang magaling sumayaw at gumuhit sa kwento. Mahusay! Ang tamang sagot ay si Angela. Ikalawa, paano niya ipinakita ang kanyang kakayahan sa pagsayaw? Magaling! Ang tamang sagot, pagsali sa paligsahan ng pagsayaw. Pangatlo, paano naman niya ipinakita ang kanyang kakayahan sa pagguhit? Magaling! Ang tamang sagot, pagsali sa paligsahan ng poster making. Pang-apat, paano niya ipinakita ang kanyang pasasalamat sa Diyos sa mga taglay niyang kakayahan? Mahusay! Ang tamang sagot, lagi siyang nagdarasal at nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga kakayahang taglay niya. At panglima, sa iyong palagay, dapat bang ipakita at ibahagi sa iba ang ating kakayahan at talino? Bakit? Magaling! Ang tamang sagot, oo, dahil ito ay makakatulong sa ating kapwa. Ako ay natutuwa sapagkat naiintindihan ninyo ang kwentong inyong napanood. Ngayon naman ay dumako tayo sa isang laro. Handa na ba kayo? Ang tawag dito ay thumbs up, thumbs down. Ang gagawin nyo lang, magta-thumbs up kayo kung nagpapakita ang larawan ng tamang paggamit ng kakayahan o talino. At thumbs down naman kung hindi. Batang nag-eensayo sa pagkanta dahil sasali sa contest. Ano sa palagay ninyong sagot? Magaling! Ito ay thumbs up! Batang umaabsent dahil naglalaro ng computer games. Ano sa palagay ninyong sagot? Mahusay! Ito ay thumbs down! Batang nandaya sa takbuhan. Ano sa tingin ninyo ang sagot? Magaling! Ito ay thumbs down! Batang nag-uulat sa harap ng klase. Ano sa palagay ninyong sagot? Mahusay! Ito ay thumbs up! Batang nagpapabaya sa pagsagot ng module dahil nawiwili sa paglalaro. Ano sa tingin ninyong sagot? Magaling! Ito ay thumbs down! Lahat ba ay nakakuha ng tamang sagot? Mahusay! Ako ay natutuwa sapagkat naiintindihan na ninyo ang ating aral ngayon. Ngayon naman ay dumako naman tayo sa ating pangkatang gawain. Pero bago yan, ano ba ang dapat nating tandaan kapag tayo ay nagpapangkatang gawain? Mga pamantayan sa pangkatang gawain. Makilahok sa gawain ng grupo. Magsalita ng mahinahon.
basahin mabuti ang panuto. Pumili ng liter tagasulat at tagaulat. Tapusin ang gawain sa itinakdang oras. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Panuto para sa pangkat isa, iguhit ang masayang mukha kung ginagawa mo ang nasa larawan at nagulat na mukha naman kung hindi mo ito ginagawa. At para naman sa pangkat dalawa, isulat ang check kung ang mga larawan ay nagpapakita ng tamang paggamit ng talino at kakayahan at X naman kung hindi. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto upang masagutan ang mga gawain. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Ngayon naman ay dumako tayo sa presentasyon ng bawat grupo. Unahin natin ang pangkat isa. Mahusay pangkat isa. Bigyan natin ng 5 palakpak ang pangkat isa.
ang pangkat dalawa naman? Magaling pangkat dalawa, bigyan din natin ang limang bagsak ang pangkat dalawa. Mga bata, maaari bang kumuha kayo ng papel at lapis upang masagutan ninyo ang ating gawain ngayon? Handa na ba kayo? Simulan na natin! Magtala ng iyong talento na nais mong ipakita sa iyong komunidad at paano ito nakatutulong sa iyo bilang isang mag-aaral. Isulat ito sa iyong papel at basahin sa klase ng malakas. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Bibigyan ko kayo ng isang minuto upang ito ay gawin. Bigyan natin siya ng 5-star! Ang talentong nais ko po na ipakita at ibahagi sa aking komunidad ay ang pagsasayaw. Bilang isang mag-aaral, gusto ko po silang mapasaya sa pamamagitan ng pagtatanghal sa mga paligsahan. Mahusay! Bigyan natin siya ng 5-star! Puna ng patlang ng wastong salita, konsepto upang mabuo ang diwa ng pangungusap tungkol sa aralin. Ako ay may... Tama. Kakayahan. At taninong kaloob ng... Mahusay. Diyos. Bilang pasasalamat sa kanya, dapat ko itong gamitin sa mahusay pagtulong sa kapwa. O sige, ating basahin muli. O sige, mga bata, sabay-sabay nating basahin. Ako ay may kakayahan at talinong kaloob ng Diyos. Bilang pasasalamat sa kanya, dapat ko itong gamitin sa pagtulong sa kapwa. At para sa ating huling gawain, maaari ba kayong kumuha muli ng papel at lapis upang sagutin ang ating gawain? Handa na ba kayo? Simulan na natin! Ibigyan ko kayo ng isang minuto upang ito'y gawin.
Ang lahat ba ay nakakuha ng tamang sagot? Kung oo, binabati kita sapagkat ang ating tarahin ay iyong lubos na naiintindihan. At para naman sa takdang aralin, lubos na nagagalak sapagkat inyong naunawaan ang ating aralin ngayon. Hanggang sa muli, mga bata! Alam!